Hey guys! Welcome back to our channel! So ngayon, mapapansin nyo na ako lang ang nandito sa video dahil isa-share ko lang naman sa inyo ang aking skincare routine every after office pagkadating ko ng bahay. Actually, never kong inimagine na magaganito ako dahil hindi naman talaga ako mahilig bumili ng mga skincare products. Recently lang ako nahilig. Nahawa lang ako actually kay Ina May. And na-feel ko rin kasi na parang ang dumi-dumi ng face ko dahil syempre everyday kami uwian from Makati to Laguna, tas Laguna to Makati. Syempre parang yung pollution na pupunta lahat ng dumi sa mukha namin. So mag-start ako sa, dati kasi safeguard lang, okay na ako. Kapag may pimples ako, talagang safeguard lang yung ginagamit ko. Etong sura ko ngayon, galing akong office, talagang grabe ngayon. Sobrang haba ng pila, walang masyadong bus. Sa oras kami nag-intay sa bus. So ngayon mag-start tayo sa aking ginagamit na makeup remover. Sa Mumuso lang to. Ayan ang ginagamit kong makeup remover. Actually, it mga nasa 99 or 199. Hindi ako sure. Basta may 99. Fan ako ng Mumuso eh. Kahit yung aloe vera gel nila na pang moisturize, ay nang ginagamit ko every night. Ito muna ang ginagawa ko. Tatanggal ko muna yung makeup ko. Itong cotton pads ko rin na ginagamit is from Mumuso din. Ayan. 99 pesos lang siya. Tapos sobrang dami na niya. Siguro 2 months ko na itong ginagamit. 200 pieces. Makikita nyo naman. Ang dumi. Ito yung ginagamit ko. Kasi, kung mapapansin nyo, pag natanggal ko na itong makeup ko, ang dami kong pimples dito sa noo. Ayan. Hindi ko alam kung bakit. Kapag natanggal na yung makeup mo buong araw. Kahit pa nasa office ka lang, syempre, di ba? Talagang routine ko ng dati pa lang, kahit wala akong ginagamit na pangtanggal ng makeup, kundi safeguard lang. Pagka-uwi ko pa lang ng bahay, naghihilamos agad ako. Kasi, ang gumi talaga sa feeling kapag galing kang labas, tapos papasok ko ng bahay. Pwede wrong, be. Kahit isang pimple pa lang, nagpapanik na ako. Di ba nakaka-editaan sa akin pag may pimple ka? Ayan, no? Kailan lang yan, sunod-sunod sila. Itong pads na ako. Doon nga din. Ang bango nitong Mumuso makeup remover na to. Tatlong pads na ako. Meron pa din. Meron pa din. Diba, grabe. So, magtatanggal kayo ng makeup, produhin yung pati yung dito. Kasi, ayun yung nakakakos ng pimple minsan kapag hindi nyo nakatanggal yung dito. Yan, nakikita na yung eye bags ko. Hindi na nawala yung eye bags ko kahit nakakompleto ako ng tulog. Kapag uuwi ako, galing akong office, ayun agad yung ginagawa ko. Muna ako naghihilamos. Ito muna. After ko magtanggal ng makeup, maghihilamos ako gamit ang ginagamit ko is Celotex. Kailan ko lang din siya binili. Ang nag-recommend sa kanito si Ina sa sabi niya sa akin, sobrang nakaka-cleanse daw ng mukha. So, trinay ko siya. Okay naman siya gamitin. After ko siyang gamitin, ang lambot ng mukha ko. Tapos, hindi masakit sa mata kapag... Usually, yung mga binibili ko sa skincare ko is pang moisturize. Itong Celotex na to, pang moisturize siya. Tsaka itong makeup remover na ginagamit ko, pang moisturize din siya. Ayoko kasing, dati kasi medyo dry yung face ko kasi nga safeguard din lagi kong ginagamit. Tapos nag-Kojic din ako. Ginamit ko yung Kojic, sobrang effective niya. Kasi nung high school ako, nakita ko yung mga pictures ko, medyo may kaitiman pala ako. Tapos ginamit ko siya, nag-start ako nung college ako. Siguro mga first year college, nag-Kojic na ako. Tapos yung Kojic na 50 pesos, dalawang sabon na. Effective siya, basta huwag ka lang magpapaaraw. Kasi lalo kang mangingitim kapag ginamit mo yung Kojic tapos nagpapaaraw ka. So, I recommend Kojic kung gusto nyo magpaputi. Pero huwag lang talaga kayo magpapaaraw dahil mas lalo kayong iitim. Mura lang siya, effective. Tapos, yun nga lang, medyo nakaka-dry siya ng face. Gamitan lang siguro kayo ng pang-moisturize para hindi mag-dry yung face nyo. Kasi,
medyo matapang siya sa mukha eh. Tapos minsan ginagamit ako pa ng safeguard, eh yung safeguard nakaka-dry din. Sabi nila kasi masyadong harsh daw yung safeguard sa face, pero wala eh. Effective siya sa akin kapag may pimples ako, nagda-dry agad yung pimples ko, tapos nawawala. Yun lang, okay na ako dati, pero ngayon hindi ako makontento. Kailangan ko na ng mga ganito since lagi nga ako nasa biyahe. So ngayon, mag-wash muna ako ng face ko after nating magtanggal ng makeup. So ayan, nakapag-hilamos na ako. Pero hindi ko pa ginagamit yung Celotex. Nag-ano lang ako. Nag-banlaw lang ako ng face. Gamitin na natin itong Celotex. Wala siyang masyadong amoy. Nababad ko yan. 2 to 3 minutes. Ganyan lang. Dapat pag nagmamassage kayo ng face, pataas. Para hindi kayo madaling magmukhang garangki. So, ayan. Pataas. Tapos kung maghilamos, sobrang lambot ng balat ko sa face. 2 to 3 minutes, ganyan-ganyan lang. Nakakalinis talaga siya. Tanggal lahat ng mga alikabok na dumapo sa pagmumukha mo nang bumiyahe ka. So, sobrang kitang-kita siya bago ko gamit itong Celotex. Nung ginamit ko siya, siguro after 2 nights, nag-ganto ako. Nag-ano agad siya, nag-dry agad siya, nag-lighten agad siya. Yan na, pawala na nga yan. Please lang, huwag niyong kukot-kutin yung mga pimples niyo, lalo na kapag madumi yung kamay niyo. Hindi niyo alam na madumi yung kamay niyo, lalo na kapag galing kayong hawak ng phone, tapos magkukot-kut kayo. Magsusugat siya. Then, after 2 or 3 minutes, banlawan na natin siya. So, ayan, kapag hilamos na ako. Sobrang lambot na ng mukha ko. Effective talaga, guys, to. Dahil, tanggal pati kilay ko. Charot. So, ayan. Next, na ginagawa ko kapag tapos, kung usually kasi kapag naghihilamos ako, syempre sinasabay ko na rin yung pag-half bath. After nun, kapag tuyo na yung face ko, ang next na ginagawa ko na ay paglalagay ng aloe vera mumuso moisturizing gel. Diba sabi ko naman sa inyo, fan ako ng mumuso. Okay naman kasi siya, plus mura, diba? Trinay lang namin, hindi naman kami nagkaroon ng pimples. Okay naman, mabango. Tapos, nakakalambo talaga ng face. Pero bago yan, sinusure ko na malinis pa rin yung kamay ko. Lagay ako ng alcohol. Kaya sabag lagi rin ako may dalang alcohol or alcohol gel dahil gusto ko lagi malinis yung kamay ko dahil lagi kong habak yung phone ko. Yung phone, sobrang dumi yan kasi hindi mo naman alam kung malinis ba yung pinagpapatungan mo, di ba? So, lagi nating sure na malinis yung kamay natin, lalo na kapag naghahawak tayo sa face natin. So, ayan. Hindi ko na. So, kapag tapos na yan, ginagawa ko after, syempre patuyuin muna natin. Kaya lang talaga ako nakakuha ng mga ganito. Ito mo. Ito yung akin. Ayan, ginagamit niya. Maxi Peel. Ayan, Maxi Peel. Dapat sabi ko sa kanya, sumali na siya dito, ayaw niya eh. And cotton pads din ang gamit. Zero redness and zero peeling. At may amoy ba? Wala rin amoy. Meron mabango. Mabango daw. So after nun, pagtuyo na yung moisturize natin, ginagawa ko, naglalagay ako ng castor oil. Dahil may kakapalan ng aking kilay, ginagamitan ko siya ng cotton pads. Itong castor oil kasi, marami akong nabasa sa Facebook na kakakapal daw siya ng kilay. So, alam niyo na, pag hindi kumapal, hindi totoo yan. Hey! Kakastart ko pa lang kaya. Oo, oh, ang tagal na niya. Hoy, ngayon na lang ulit ako na ganito. True ba to? True ba to? Kung alam niyo, i-comment niyo please. Kung hindi, ititigil ko na to. Napakalagkit. Yan.
Pag natuyo na itong nasa mukha ko, naglalagay, nag-spray kami nito, face mist. Yeah. Actually, galing itong Japan. Sabi kasi nung tita ko, so maganda daw ito pang moisturize din ng balat kapag after mo mag-makeup or kapag nagtanggal ka ng makeup, mag-spray ka lang nito. Wala siyang chemical. Talagang thermal spring water lang daw. Thank you, Ringo-chan and Masako. Magpadala pa kayo, please. Kasi wala nito dito eh, no? Ano bang, hindi ko alam kung anong magandang brand yung may ganito. Kasi since then, ito lang yung ginagamit ko. Sa kanila lang ako natuto. Yeah. Kung may marirecommend kayong magandang ganito dito sa Pilipinas, comment ko lang din. Kasi paubos na rin ko. So kapag naglilinis naman ako ng katawan sa gabi, share ko na rin. Gumagamit ako niyan, Johnson's Baby Bath. Para wala lang, feel ko lang. Para amoy baby, mabango, masarap matulog. Masarap yung tulog mo, mahimbing. At pagkatapos, yan, medyo natutuyo na siya. Lagyan na, mag-spray na tayo nito. Pag nag-spray ako nito, medyo malamig siya sa mukha. And then, after no, naglalagay, naggaganto rin kami ni Ina. Pang scrub sa lips. Sobrang tamis ng amoy niya. Actually, hindi ko alam kung brand ba tong Vian? Hindi ko alam. Kasi binigay lang to sa amin ng boss namin. Tong, ewan ko kung sino si Vian. Pero thank you. Rapa kayo. Ginagamit namin to. Ang scrub. Parang ang sarap niya nga kainin eh. May flavor siya. Next! Kapag tapos na ako sa face ko, naglalagay din ako nitong Profit. Ito kasi sobrang lagkit niya. Ginagamit ko siya, nilalagay ko siya sa paa ko bago ako matulog. So, ayan, ginagamit ko to bago ako matulog. Ito yung pinakahuling ginagawa ko. Bakit ganito? Tagaw mo kasi! Patapusin mo na ako sa bulan. Ang daldal! Sobrang lagkit niya, tapos pagising mo sa morning, ang lambot-lambot na rin ang paa mo. Lalo na kung meron kang mga tibak, mababakbak talaga ng bongga. Pero after yun, nag-alcohol pa ako kasi ang lagkit na. Yun lang. Thank you for watching, guys. And thank you for watching, guys. Bye-bye. And see you on our next video.